matapos ko lang kumain ng breakfast ko, kaya ito mga konti nagpapahinga muna. Ito, parang mag-share muna ako ng kahit konti kung bakit ako nakarating dito sa Saudi. Actually, at the age of 25, yun yung first na nakarating ako sa Saudi. Dahil, ayun, nag-apply ako sa agency kasi nagkaroon po ng job fair yung isang mall dun sa amin, sa Jensen. At ayun, nabigay ako ng CV ko. Tapos, isang buwan lang yata is nag-contact yung agency na magkakaroon sila ng interview dun sa Davao. So, ako naman pumunta. At saka naging maayos naman yung interview. At nabigyan ako ng okay naman na offer na sahod compare sa Pinas. So, ayun, nag-decide ako na mag-abroad kahit wala akong idea kung anong magiging buhay ko dito sa Saudi. So, December 31, yun yung flight namin papunta ng Saudi. Pero before yun, mga 3 days ago, flight ko na yata papunta ng Maynila. Tsaka pa, tumawag yung agency. Sir, is flight niya na po bukas papunta ng Maynila. So para ako, gulat na gulat, pinabukasan na pala yung flight ko na. Ayun, kaya yun, kumuha ko ng ticket ko, tapos kinabukasan doon pala ako ng Maynila. So doon sa Maynila, habang andun kami, is nagkaroon po ng PIDOS na seminar. About lang po siya sa mga naging culture dito sa Saudi, ano yung dapat gawin, ano yung hindi dapat mong gawin dito sa Saudi. Yung parang magkakaroon ka ng idea kung ano yung dapat na maiwasan yung mga pagkakamali o yung mga bagay na hindi dapat gawin dito sa Saudi. Ayun, nung nakarating kami dito sa Saudi, December 31, yeah. Actually, sa taas pa kami nakapag-celebrate ng New Year namin. So, dito pa sa Saudi. Ayun, yung pagdating namin ng Saudi is, ako mismo sa sarili ko, parang gulat na gulat ako. Kasi nga siguro bagong environment, iba yung mga tao na nakikita mo. So, parang nakaramdam ako ng kunting lungkot at takot. Pero, habang andun naman kami sa airport, syempre, wala ka ng choice, hindi ka na makakauwi. Ayun, nag-observe ako. Tapos, mga ilang araw, pumasok na kami. Siyempre, mararamdaman mo yung iba talaga yung culture, iba yung sa lahat ng aspeto, may pagkakaiba talaga. Pagdating sa pagkain, yung lasa ng pagkain, parang panibago, parang bago sa panlasa mo. So parang iba yung, naghahanap ka talaga ng Filipino foods. Kaya yun, sa lahat ng lahat ng aspeto, talaga may mga pagkakaiba dahil nga andito ka sa Saudi, iba naman yung nasa Pinas. Kaya yun, kwento ko yung after 2 years is nag-decide din akong mag-exit. Tinapos ko lang yung 2 taon ko na contract. So, ayun. Kasi nga yun nga yung first abroad ko, parang nakaramdam ako ng lungkot. Ayun. So, ayun, nag-decide akong umuwi mga January 2015. Ayun. Umuwi kami ng Pilipinas, nag-exit ako. Tapos nakapag-trabaho ulit sa Pinas. Pero dahil siguro hindi ganoon kalakihan yung income ng nasa Pinas, hindi ganoon kaganda yung yung sahod sa Pinas. So, nag-decide din akong bumalik ng Saudi. Pero, same company pa rin. So, ayun, November 2016, nag-decide akong bumalik. Ayun. Tsaka mag-4 years na po ako dito sa trabaho ko sa ngayong November 2020. So, ayun. Pero, mag-decide din akong mag-exit ulit dahil sa pangyayari na yung dito sa Saudi na parang naging trauma siya para sa amin. Yung pandemic na nangyayari. So, parang sa isip ko naman is mas gusto ko nang umuwi dahil mas gusto ko nang makasama yung pamilya ko kaysa dito na wala ka talagang maasahan kundi sarili mo lang. So ako naman, iwan ko kung anong magiging sitwasyon namin dito kung makakauwi ba kami or sana hopefully na magkaroon ng flights papunta ng Pinas tsaka para makauwi kami kasi plano ko by January uuwi ako ng Pinas. Tatakusin ko lang yung ikama ko. Ayun. Yun nga yung mentality na bilang isang anak, breadwinner sa pamilya, na kahit paano makatulong ka sa pamilya mo. Kasi nga, hindi nga enough yung income mo sa Pinas. So, ayun, nag-decide ako na mag-abroad, na dala-dala yung pangarap na kahit paano maramdaman ng pamilya mo yung maginhawang buhay. So, lahat naman ng OFW is nangangarap para sa pamilya, para sa sarili, na maibigay yung buhay na gusto natin. At ayun, habang andito kayo sa Saudi or yung sino man yung magbabalak na mag-abroad is huwag kayong mawala ng pag-asa. Isipin nyo yung pangarap nyo na maibigay yung pangarap na gusto nyo ibigay sa pamilya nyo. Pero subalit, dapat hindi rin tayo mawala ng paniniwala sa ating, sa ating Panginoon na dapat kasabay ng pag-alis natin sa Pinas is dalhin po natin yung faith na andyan sa puso mo na kasi
pag hanggang kung ano yung kung meron kang strong faith sa Panginoon, talaga hindi ka papabayaan, bibigyan ka ng guidance kung ano man yung maging buhay natin dito sa Sunday. So sa lahat po, magiging strong po tayo kung ano man yung mga nararanasan natin ngayon dito sa Sunday. Sa tulong ng Panginoon at sa pagdadasal araw-araw, talaga hindi tayo mapababayaan.